So mga tol, Yumer Martial at Vincent Australabio may posibilidad na lumaban sa undercard ni Jerwin Nakas versus Fernando Martinez rematch. Ayon nga po sa PhilStar Global, naglabas ito ng column na ang Tokyo Olympics bronze medalist na si Yumer Martial ay may posibilidad na lumaban sa undercard sa kasalukuyang may hawak ng IBF super flyweight na si Fernando Martinez ng Argentina kontra sa kababayan natin na dating may hawak ng IBF na si Jerwin Nakas na gaganapin ngayong October 8 sa Las Vegas. Ngunit depende daw ito sapagkat may nakabimbing issue dito kay Yumer Martial sa kanyang pagpapatalaga sa military sa loob ng susunod na linggo. Ayon kay Martial mga tol, kumonsulta daw siya sa military authorities kung ano daw ang kanyang status bilang Philippine Air Force Sergeant, kung mananatili pa daw ba siya bilang active roster o magiging reservist. Ang issue na nasangkot mga tol ay merong dobleng kabayaran. Dagdag pa ni Yumer Martial, kung maaayos daw niya ang issue na ito sa loob ng isa o dalawang linggo, magkakaroon daw siya ng oras para mag-training para sa kanyang susunod na professional fight, undercard sa Martinez versus Ancas rematch. Umalis nga po si Yumer Martial sa US kasama ang kanyang asawa na si Princess, kaya hindi tiyak kung si Freddy Roach ang magte-train sa kanya sa Wildcard Gym sa Los Angeles o si Jorge Capitillo sa Las Vegas. Ipinapaubaya na lang daw niya ang desisyon na ito sa presidente ng MP Promotion na si Sean Gibbons. Dalawang beses na nga po lumaban si Yumer Martial sa professional boxing, ngunit nananatili pa rin po ang kanyang katayuan bilang pambansang kuponan mula ng pahintulutan ng IBA at IOC ang mga pro na lumawak sa international competition tulad ng Asian Games, SEA Games at Olympics. Anya pa ni Martial mga tol, nakatuon daw siya na lumaban sa SEA Games sa Cambodia sa darating na Mayo 5 hanggang 16 sa susunod na taon para maibulsa ang ikalimang gintong medalya sa conclave. Binanggit din niya ang posibilidad na lumaban ng dalawang beses sa pro bago ang kaganapan sa Cambodia. Isa pang international competition na maaari niyang salihan ay ang Asian Games sa Hangzhou, China, nagaganapin sa September 23 hanggang October 8 sa susunod na taon. Nakasungkit nga po ng bronze si Martial sa nakaraang Asian Games sa Jakarta noong 2018. Bukod dito kay Martial mga tol, ang Filipino fighter na si Vincent Australabio maaaring makita din sa aksyon ni Martinez versus Ancas undercard. Kung matatandaan natin, napagwagian ni Australabio ang huling laban noong Pebrero kontra kay Guillermo Rigondo via unanimous decision na nagpaabante ng kanyang kartada sa 17 wins, 3 defeats and 12 knockouts. Umakyat ito sa pang-anim na ranking sa WBO Bantamweight at pang-8 naman sa IBF ladder. Sa kabilang banda naman mga tol, matapos nga pong tagumpay na madepensahan ni Charlie Suarez ang kanyang titulo na WBA sa Super Featherweight sa kapwa Pinoy na si Mark Janyap noong Linggo, nagpasalamat ang Filipino prospect na si Carl James Martin sa dalawang magiting na boksingero. Kinongratulate nga po nito si Suarez at sinabing marami daw siyang natutunan sa latest fight niya. Disiplina sa training, talino at pasyensa sa loob ng ring. Pagdating naman kay Mark Janyap, believe din daw siya dito mga tol. Kahit dihado, hindi daw basta-basta nagpatalo at nakaka-inspire din daw ang pinakita nito sa laban. Speaking of Carl James Martin, ayon sa ating sports analyst na si Ed Tolentino at JM Siyasat, napag-usapan nila ito sa YouTube channel ni JM Siyasat. Panahon na daw para lumabas ng bansa si Carl James Martin dahil nandoon daw ang market at seryosong kompetisyon. Masakit man aminin na wala daw tayong regular na aktibidad dito sa Pilipinas. Walang regular na programa sa TV, ang mga promotion lulubog lilitaw, at kalidad ng oposisyon hindi pa daw tested. Kaya dapat daw lumabas ng bansa si Carl James Martin. Maganda naman daw ang weight classes nito na nilalabanan.